on effective time management. Since araw-araw ka na namin napapanood, weekdays on its showtime, during weekends, ito naman, Dream Maker, tapos magbabalik ka pa sa isang teleserye. Time management, actually, ano, magaling ako dyan. kapag naman gusto mo yung ginagawa mo, hindi naman siya mukhang nakakapagod eh. Parang, basta alam mo lang balansihin sa sarili mo kung ano yung priorities mo. Ito yung priority ko for today, and then, parang may sinusulat ko sa notes ko kung ano yung mga una kong gagawin. Nagagawa ko naman lahat. Personal, work, workout, love life. At syempre, nasasama-sama naman silang lahat. Sana all. Hindi, basta ano lang, sobra lang akong nagpapasalamat ngayon, especially now sa ABS, sa mga projects na binibigyan nila sa akin. Right. And pinapangako ko sa kanila, sinasabi ko rin kay Direk Lore, na hindi ko po sasayangin yung opportunity na binigay niyo po. Hindi po ako mapapagod. Yun lang yung sinabi. Yun. Laban lang ng laban. Kaya sabi nga, fighting! Fighting talaga naman. Okay, so we go back to Dream Maker. I have a question before we proceed to Alan Sancon to ask the first question right here. Marcos, Sir Jun, who chooses? Paano ba to? Para every week may natatanggal, may voting. How is it gonna be? Alright, so for Dream Maker, it's a combination actually of the mentors and the public. So there will be public voting involved, but also the Dream Mentors will be the ones also giving out scores to the Dream Chasers. So ganun yung format. Pero out of the 62, ilan ang matatanggal every week? May ganun po ba? Yes, like in any idol survival show, usually madamihan sila magtanggal, like mass eviction siya agad. So from 62, expect na sa unang rounds of eviction ay more than 20 agad yung matatanggal. Wow! And then we'll trim down until the last. So actually, sa whole season, there's just going to be 3 rounds of elimination. So lagi siyang maramihan yung pag-eliminate natin. But the elimination doesn't happen every week. It doesn't. Okay. It doesn't. Okay. Alright. Next, Alan. Aaron, can you please give the mic to Alan Sancon for his question? Before, congratulations muna. Mukhang kakaiba talaga itong Dream Maker na to kasi marami na namang mga pangarap yung mga matuto para with this. Okay. So yung first question ko before dun sa host, saka sa mentors, dun sa management, parang ang dami na kasing K-pop group na lumalabas sa Philippines, di ba? Why you make another disc itong Dream Maker? Anong pinagkaiba nito dun sa Bini na nagkaroon din ng pangalan, ng mga BGYO na galing din usually sa mga dun sa Star Hunt? Yeah. So, why you make this Dream Maker, Sir Ray? Yes. We want to be acknowledged globally, no? So, the way kailangan parang shotgun approach din yan, no? The more you offer, mas maraming chances na makikilala ka. Like in Korea, they churn out K-pop groups so many. Like, I think they have like 300 or more. So, we have a handful in the Philippines. Now is the time to bring out the best in the Filipino talent with Pinoy Pop. So, we have Bini, they're in USA right now, so they're doing their tour. And we have BGYO. So, itong Dream Maker is a whole different group because collaboration na ito, so we're picking them based on their skill set. Yung Bini and BGYO were handpicked also and trained by Koreans as well. So, yun, ang approach lang talaga natin is to go global, and the more we churn these talents as we go, kailangan marami talaga tayong mai-offer. Kung hindi, we'll be stuck here. So, yun, we will always support Pinoy Pop. So, ito, ABS-CBN of one way of giving more talents to the world stage. Thank you, Sir Raimi. Yung second question ko for Kimi and for Ryan. So,
Kasi parang isang malaking ano, responsibility yung gagawin niya dito. Kasi you'll be the host. Kayo yung kailangan captain of the, ano, of the ship dito. Is there any pressure on your part to be, kumbaga, host of this big Dream Maker ano, show? Kumbaga, lalo na kinisayo mo, it's your first time to host. Showtime, maraming co-host, di ba? And then Ryan Bach, hindi din na masyadong, kumbaga, exposed na solo, di ba? So, is there any pressure on your part? And anong collaboration, anong klaseng Kimi and Ryan Bang yung makikita namin dito sa Dream Maker? Ako naman po, malaking bagay talaga sa akin kasama ko si Kimi. Kasi si Kimi ay... Bukod sa crush kita, Kimi, ang laking bagay na... Kasi araw-araw ko po siya kasama sa Showtime. Kilalang-kilala ko siya at kilala niya ako at kasama ko siya sa Dotka movie. So, alam ko gano'n siya mabait, gano'n siya masipag at hindi lang ako inahaya, tinutulungan niya ako. At sa bagay din, ayoko lang, ako din may somehow, tinutulungan ko din si Kimi sa communicate sa mga mentors natin na galing Korea. So, talaga hindi po ako nahirapan, niyabag ko. No? Parang kasi, ano eh, marunong naman talaga ako mag-Korean eh. Yung iba, nagugulat na ako yung sabi ng mga writers pagkatapos ng unang day na. Ryan, ang galing mo mag-Korean. Alam niyo, Korean ako. Diba? So, yung natuwa ko sa Dream Maker, pagkatapos ng 13 taon ko sa ABS, may talent pala ako sa salita. Diba? Aww. So, may silbi pala ako kay Papa. So, natuwa. Oo naman! Parang bahay mo to eh, itong Dream Maker. So, tayong dalawa nasa bahay? sorry. So, natuwa po ako, kasama ko talaga si Kim. Ang laking bagay sa akin talaga ni Kim na ginagabayin niya ako, bawat galaw. Tinutulungan niya ako paano mag-host, kaya kunti na lang. O-fall ka na gano'n? Actually, matagal na nag-fall. Hindi niya ako pinapansin. Pero sana pansin mo ako kayo paano. Okay. Anyway, so maraming bagay na... Tsaka ang saya, yung, pati yung mga kasama ko po dito, ang director po namin ay director ng Showtime. So, sobrang comfortable kami ni Kimi. At syempre, yung Dream Chaser po, syempre, sikat sa Korea. Pero yung ibang Dream Chaser, sikat sa Philippines. Mentors na kayo. Dream Mentors ay yung iba ay syempre galing sa atin. At syempre yung iba galing sa Korea. At sana po matutuwa po kayo kasi ito po ay hindi tayo pipili ng K-pop eh. Lahat po sila ay Pilipino. At yung syempre yung skills ng galing Korea at mag-share sa mga Pilipino para maging Pilipino, di ba? Pop star, sa global star. Kaya sobrang po ako natuwa. Kilig po talaga ako. Bukod kinikilig ako sa'yo pero kilig talaga ako na. So itong show na to. Dami po ba? Masyado pa ako maaba? Hindi naman okay. Ako naman, syempre po yung pressure nandun doon, di naman po pwedeng mawala yun. Nandun po yung kaba, nandun po yung lahat ng mga iniisip ko na ano kaya sasabihin ng ibang tao na mag-uubos ako ng isang show. Alam mo naman, yung mga tao dyan sa ano, parang nagdududa sila or ganyan and everything. Pero hindi naman din nila mapapatunayan kung hindi pa nila napapanood. And kung hindi pa po ako nabigyan ng ganitong chance, hindi ko rin malalaman kung saan ako aabot or kaya ko ba talaga or ganyan. So, thankful din ako sa chance. And syempre, si Ryan nandito, yung kulit naming dalawa sa Showtime, ilalagay namin dito sa Dream Maker since isa siyang competition. So, parang nandun yung kaba, nandun syempre yung parang pagiging stiff ng ano. So, nandyan kami para tulungan sila na mag-let loose and mag-have fun sa performance ng ating mga Dream Chasers. And nakakatuwa din na yung rapport namin ni Ryan is na napagtibay na rin ng panahon. Nagkasama na nga kami sa iba't ibang mga shows and movie together. So, nandun na rin yung pagiging komportable namin sa isa't isa. And tinutulungan niya din ako. Parang nagtutulungan kaming dalawa na parang, hindi, kaya mo yan. Ang galing mo. Tapos babalik din, uy, ang galing mo. So, nandun yung suportahan namin. Isa ako lang mag-isa, so parang magaling ba talaga? Okay ba yung ginawa ka? So siya naman, gaganan lang siya sa gilid. Okay yun, ganyan. So yun, masarap sa feeling yung ganitong environment na meron kami.
Siyempre si Direk John Moll, kilala na din niya kami ni Ryan. So parang nandun yung tulungan namin lahat. Actually, it's a good combination. Nagulat nga rin ako kay Ryan. Nagulat ako kay Ryan kasi parang ang galing mo pala mag-translate, di ba? With feelings pa. Why you translate? Kakaiba din sa ibang mga translator. Oo, si Ryan lang ang nakagawa nun. Kung may kailangan mo ako, ano, tawin mo na lang ako. Sa Miss Universe ba, pwede ka daw mag interpreter. Actually, matagal na ako nagtitranslate sa iba-ibang bagay. Yung mga concert, yung pero sa TV first time. Kaya, siguro, naninibago lang kayo. Pero, siyempre sa buong buhay ko, nagtitranslate. Nagpa-Korean talaga. Buong buhay niya, nagpa-Korean talaga siya. Yeah, nagpa-Korean talaga. Alright. Congratulations. Second question pa for, ano, for the mentors. Yeah. Kasi parang sabi nga, isa rin kayo sa may pinakamahirap na gagawin dito kasi you mentor yung mga magiging bagong mga idols. Kayo personally, ano yung hinahanap nyo dun sa isang magiging P-pop, bagong P-pop na sisikat globally? First with ano, Angeline. Siyempre Kuya Alan, unang-una, siguro yung hinahanap namin dito, yung talagang hindi sumusuko pagdating sa pangarap niya. Yung alam mo na magiging mahirap yung mga pagdadaanan mo, pero nandiyan ka para patibayan yung sarili mo. Kasi kung meron ka talagang pangarap, hindi mo yan susukuan eh. So yun yung hinahanap namin sa mga dream chasers, na talagang hardworking sila, very passionate sa ginagawa nila. Kasi yung talento given na yan eh, di ba? Pero yung samahan mo ng tiyaga at sipag at pananalig, talagang yan yung kahanga-hanga sa magiging global pop idol. Dream chaser, 참가자분들 중에 제일 중요하게 찾는 게 뭐, 예를 들면 뭐 춤을 제일 잘 추는 사람 찾는 건지, 뭐 성격을 뭔지, 제일 중요하게 생각하는 부분이 어떤 건지 한번 말씀해 주세요. 저는 이제 작업을 친구들을 이제 트레이닝을 시키면서 제일 중요하다고 생각하는 거는 일단은 본인만의 매력이 얼만큼 보여줄 수 있느냐가 제일 중요하지 않나 생각하고 있거든요. dapat yung gusto niya makita yung personality na bawat Pilipino na kakaibang yung aura, yung showing, yung personality, hindi lang yung pare-pare-pares yung robot, dapat yung kanya-kanya ng personality aura eh. So yun yung importante sa talaga sa kanya, yung bawat yung dream chaser na yung personality. 그래서 저는 제일 중요한 부분은 이제 안무나 노래도 중요하지만 본인의 매력을 얼만큼 보여줄 수 있느냐가 제일 중요하다고 생각합니다. Importante din yung siyempre yung pagsayo, yung pagkanta, pero ang pinaka-importante yung personality. Gusto niya maramdaman yung ay, yung ano siya, yung gusto niya ma-feel yung anong personality niya. Bukod sa siyempre yung skills. So importante din sa guy, sa bilang grupo, bilang maging global group, importante din talaga sa kanya yung personality. Thank you and congratulations, everyone. Thank you, Paul. Thank you, Alan. The next set of questions will come from Chad Rosete of Manila Feed. Yung question niya for one, he and Angeline, natanong na ni Alan. We proceed to his next question for our business unit heads. Gaano ka-intense ang magiging training ng mga mapipilit?